Hello everyone! Kamusta po kayo dyan? Kamusta yung mga vacation nyo? Yung mga taga Manila na pumunta ng mga probinsya nila? So, sa mga hindi pala nakakakilala sa akin, ako pala si Bern Tam, at kung bago ko sa channel ko, please huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. I-like mo rin itong video na to. Mag-comment ka below sa comment inbox sa mga ideas nyo pa kung ano pa yung mga pwede natin gawin na i-vlog. At saka syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na share yung vlog content na to para makatulong po tayo sa iba. Okay? So one day na lang po yung New Year. Bukas na po yung New Year natin. So unahan ko na po kayong batiin ng Happy New Year mga ka-DIY. Sa mga subscriber ko pala na patuloy pong sumusuporta, maraming salamat po sa inyo guys. At sana patuloy nyo pang suportahan itong channel natin para mas makatulong pa tayo sa ibang mga viewers. Okay? So for today's vlog, sa mga hindi na po makapagantay, we are going to unbox and review parcel from Shopee. Ito po. So naalala nyo ba guys yung sinabi ko yung last vlog ko regarding doon sa pag-restore natin ng battery na kung saan yung battery na yun ay gel type na hindi na raw casio, hindi na raw pwedeng i-restore, hindi na daw pwedeng lagyan ng distilled water or battery solution. Pero naipakita po sa inyo, na-prove ko na na-restore po natin yung battery na yun. Okay? So, same battery din po siya para hindi na po kayo ma-surprise. Ito po, re-reveal ko na po mga kagaya. So, ayan. Walang nagre-regalo sa akin eh, kaya regaluhan ko na lang yung sarili ko mga kagaya. Ayan, so, ayan. Naka-bubble wrap pa siya. Medyo matigas to. So, we're gonna use scissors. Pasensya na po kayo sa kasuotan ko kung nakikita nyo na most of my vlogs are I'm wearing sandals. Siyempre, simpleng tao lang po tayo makadewa, hindi po tayo mayaman. So, bubuksan po natin. Ayan, medyo matibay-tibay ito. Ito kasi in order ko nung December 14. Sa Caloocan, sa Shopee. Ngayon, na-deliver yata nila 17 na. Na-prepare pala nung yung tawag doon sealer, 3 days. So, naibigay niya doon sa courier ng 17. December 17. So, tapos yung courier, dapat madala niya na sa akin ng 22. Pero, sa kasamang pala, dumating po siya 27 na po. Ako po ay very disappointed dahil kailangan ko na po itong battery na to. Pero wala tayong magagawa kasi nabutan po sila ng holiday. Naintindihan naman natin dahil malawak naman yung pangunawin natin. Diba? But although I'm very disappointed with the courier, hindi ko na po babanggitin yung courier para hindi naman po sila masira. Ano pa? So ayan mga ka-DIY. Ito na lang muna tayo. So ito po yung unbox natin sa ngayon. Itong brand new outdoor battery gel type. So kung naalala niyo yung ni-restore natin, ganito po siya. Mapapansin niyo, yan bago pa po, seal type pa po siya. So wala kang close up niyo para makita ng mga viewers natin. Ayan mga ka-DIY, wala po talagang battery solution diyan or any sign of liquid. Okay? This battery is made in gel type. Nakalagay naman gel type. Yung properties po nito sa loob, of course may plate, pero hindi po siya tinutubigan. Ang laman po nito ay gel type, na kung saan same lang po doon sa ginagamit natin na gel doon sa parang gel ng ginagamit natin sa buhok. Okay? At yung kung kumakain kayo ng mga jelly eggs, yun po yung property o yung component po na ginamit dito. So, itong battery po na ito, of course, 4L yung size type po niya. Kasi ang mga battery ng motor, meron po tayong size type na 4L, 5L at 12N5. Yun yung mga matataas, yung 12N5 matataas, pero medyo payat na mataas. Pang Mio, pang Wave,
ito po 4L. Meron din pong 5L. Ito po ay 4 amperes po siya, mga ka-DIY. At ang standby time niya o charge time na ibig sabihin, yung kahit na hindi mo sa may charge, 10 hours po yung standby time niya o yung reserve time. Okay? Ngayon po, yung rapid charge po niya is 30 minutes. Okay? Kunwari, pag maandar na yung makina, magsa-charge agad siya ng 30 minutes. So, full charge na po siya. Ngayon, ang charging volt niya, o yung sa voltmeter po niya, 13.8 volt to 15 volt. So, ibig sabihin, pag nag-charge na po, umandar po yung motor, at mag-charge po siya, hindi na po dapat mag-exceed sa 15 volt. Bakit? Busted po. Masisira po ang isang battery. Any kind of battery, cellphone, any gadgets, at battery na sasakyan, mapamotor man yan o four wheels, dapat hindi po pwede mag-exceed ng 15 volt. Or else, masisira na po siya kasi overcharge. Hindi rin po natin siya pwedeng undercharge. Ibig sabihin nyo, huwag nyo po masyadong ilobat. Kasi masisira po talaga. Mababawasan po yung life cycle ng mga battery po natin. Okay? So kung nakikita nyo po, meron po tayo dito na makikitang gauge panel. Yan. Papakita ko po sa inyo mga ka-DIY, tatayo po. Ito po ang isang kagandahan sa battery na ito. Meron po siyang gauge panel. Unlike po sa ibang battery, ayan. Parang sensor type ha. Pero joke lang yan. Ito yung pinapush. Yan, so kung makikita mo, full charge po yung battery. Ito po yung, yan o. Tapos may oras din. Ito, hindi pala orasan yung mga kaliwa. Ito po yung voltmeter po niya. 12.65. Yan po yung current voltmeter niya. Hindi pa po nagagamit yung battery na to. Para maniwala po kayo na hindi ko pa po talaga ito ginamit, maliban doon po sa nakapackage po siya. Ang kagandahan po ng battery type na ito, na chill type, na outdoor brand, is makikita nyo po kung nagamit nyo na po talaga. Bakit po mga ka-DIY? Kasi po, mag-i-indicate po dito, magre-record po kung ilang araw nyo na po siyang magagamit. Dito nyo natin mapuprobe, kung mag-zero po ito, meaning to say, hindi po siya nagamit. Nandyan po yung day. Ayan po mga ka-DIY, 000. Ibig sabihin po yan, hindi pa po ito nai-install. Kasi once na nai-install mo na po ito, naikabit mo na po yung terminal ng positive at negative nung motor dito sa battery, mag-ano na po yan, mag-record na po ng 1 day. Kasi mga battery na ganito, 2 to 3 years, okay na. Pag umabot ng 4 years to 5 years, bonus mo na yun mga ka-DIY. Kasi karamihan ng mga battery, mga maintenance free hanggang 3 years lang yan o 2 to 3 years po ang mga battery life nila or life cycle. Hindi po ako sponsored ng battery ng auto. Baka sabihin nyo masyado akong nag-market po sa inyo. Hindi po. Sinasabi ko lang po kung ano po yung mga na-experience ko sa battery na to. Dahil po yung unang battery ko na same brand ay nagamit ko po siya ng 289 days. So, approximately 2 years and 6 months. Magti 3 years na po siya. Ayan. So, trivia lang po mga ka-DIY. Another tips po sa inyo. Once you are charging a battery of motorcycle or any kind of battery, huwag nyo pong ilalapit, lalo na mga battery ng motor o sasakyan, huwag po kayo mag-charge sa mga, ibig sabihin yung mga closed door, yung mga closed room. Dapat po well-ventilated po. Kasi highly flammable po ito mga ka-DIY. Danger po ito. So ayun po mga ka-DIY. Ito, inuulit ko po sa inyo. Huwag nyo po siyang i-charge sa mga closed door area. Dapat po well-ventilated o yung mga may mga maluwag na espasyo. Bakit po? Kasi may mga fumes po ito or vapor na hindi mo nakikita na nagbe-vapor yan. Highly combustion po ito mga ka-DIY. Baka biglang sumabog. Diba? Takes me later. So, ito, sinasabi ko na po sa inyo, huwag po kayong mag-charge sa mga closed door area. Dapat po well-ventilated. At huwag nyo rin pong ilalapit ito na nag-charge na kasi nakalapit ang cellphone niya. Kasi yung cellphone, triggering device po yun. Okay? So, another po sa inyo, itong battery na po ito is made of lithium battery. Okay?
May mga LiPo battery din po tayo, pero ito lithium battery. Mga matitibay po talaga mga lithium battery. Lalo na ang mga gel type. Kasi ang mga gel type, kunwari, huwag naman po sana, na-accidente ka, natumbay yung motor mo, wala po siyang spilling. Hindi po yung spilling na mag-spill ka ng words. Spilling, ibig sabihin yung matatapon. Diba? Hindi po siya mag-spill. Kasi gel type po siya eh. O parang nakadikit lang po siya dyan. Unlike doon sa mga battery, na may mga battery solution, may mga liquid. Pag magsasite yung ano, kunwari, i-stand mo na sobrang natumba, ganyan. O di matatapon yung mga tubig nila. Although, sealed po sila. This battery is made by Huawei. Okay? Kung may marirecall kayo, Huawei. Opo, hindi po kayo nagkakamali. Yun po, kung gamit mo ang cellphone mo, ang brand niya, ang model niya Huawei, same lang po siya kung saan po ginagawa. Okay? So, proven and tested na rin po sa mga cellphone o sa mga technologies, mga gadgets or device ng Huawei. Huawei po brand made in Hong Kong. Hong Kong po siya made. So, yan. China pero Hong Kong based po siya. Same lang po sila na maintenance free battery. Ito po yung unang battery ko po mga ka-DIY. Para maniwala ko po ginamit na ito po ginagamit ko pa po hanggang ngayon. Dalawa pa lang type na battery na to. Mas mura yung walang gauge panel or with voltmeter or without voltmeter. Kaya naman mga ka-DIY. So yan o, charging, nag-charge po siya. 12.5. 12.5 po talagang battery, hindi 54. Tapos yun, yan, yung days po niya. 869 days na po. So, pag hindi mo nagagamit yung isang battery, ganyan po, 00. Itong gamit na, yan. Magre-record po siya, parang data management po yan, mga ka-DIY. Ito, kung mapapansin yung mga ka-DIY, meron po siyang parang button. Ano po to, parang battery, na kung saan parang mga battery ng mga size. Yung pinakamaliliit na battery, ang limang tawag, volt, parang 3 volt, mga ganun. Sa Reno, ng mga laki, sa gadget, di ba? Ayun po, ito po yung nag-ano dito, nagpapaandar dito mga ka-DIY. Ayan. So, nakalagay po dyan mga ka-DIY is, yan, auto-alarm. So, mag-alarm din po siya once na nag-lobat na po siya. So, yun po, ang ibig kong sabihin pala, mag-alarm din po siya pag overcharge at mag-alarm din po siya pag undercharge. Ayan. As you can see, mga ka-DIY, ayan o. Diba? Meron po siyang tubig. Bakit kayo nagtataka bakit may tubig? Gel type yan. Disclaim ko lang po, pag bibilin nyo po siya, gel type po talaga, ito po ay ginawan ko ng paraan. Yung paraang pinagbabawal na tignan. Ayun, kung nakikita nyo, meron po siyang mga white yan color. Yan po yung tinatawag natin ng corrosion. So, ang madali lang po yan, para ma-avoid nyo itong corrosion na ito, maglagay po kayo ng grasa. Pag magre-refill kayo, huwag kayo magre-refill ng tap water. Distilled. Yung mga Wilkins, ganun. Distilled talaga, ibig sabihin na refined talaga para wala siyang properties na mga corrosion ng unyong kalabang. Yung mga ka-DIY o yung mga ibang sediments. Nabili ko po ito sa Shopee. Pero kung may malapit sa inyo ng mga motorcycle shop or any battery shop na nagbibenta, hanapin nyo lang po outdoor na brand. Huwag po kayong bibili ng fake. O baka sabihin nila, Japan yan. Wala pong Japan, baka Japan. Made in Hong Kong po ito, hindi po Japan. Okay? Hindi rin po Thailand. Meron na rin po kasing lumabas na gumaya nito. Parang ganito rin po ang logo, pero hindi po outdoor. Hindi po Super MF. Ganito, parang ganito po. Made in Thailand po yun. Kulay black. So ito po ay nabibili kasama po yung manual po niya. Yan po yung manual niya mga ka-DIY. Sige, buksan na lang po natin para mas makita niya po. Ayan po ang original mga ka-DIY, no? Para completos ricados po tayo. Wala po tayong magkakalimutan. Ayan, ang laki-laki. Baka hindi ka pa marunong magbasa mga ka-DIY. Joke manual. No, manual. Super MF. Ang ibig po sabihin ng MF ay maintenance-free battery. DSI gel battery. Ayan po. Nakalagay na rin po dyan kung paano niyo po gamitin. Ayan po yung mga instruction po niya. In 3 months, during 6 months, over 6 months, ayan po yung mga pwede mong gawin. Ayan pa yung another features din sa manual niya. Oh, i-explain po niya sa inyo kung para saan yung mga yan. May mga araw naman, siguro, di ka bulag. Joke! Ayan, mga ka-DIY. Ito rin po, battery status. So, makikita mo, number 1, kung ano yung battery status niya. Of course, yan, 10%.
30, 60, power 90, o yung mga ganyan, mga indication po niya sa gauge panel po niya parang dito. Price po niya ay 800 to 1,000 peso-peso test, mga kaibigan. Siguro kung may malapit na motorcycle shop sa inyo, syempre kung bibili mo sa Manila ng 700 or 800, malamang dito 1,000. Of course, may tinatawag po tayong packaging o freight and handling fee. Happy New Year po sa inyo at sana sa mga nagmumotor dyan, mga riders, mga gumagamit po ng mga motor, choose the right battery for you. Kung ano po yung mas madaling gamitin para sa inyo, kahit na ito po yung recommended ko, nasa sa inyo pa rin yan, choose nyo pa rin po yan, mga ka-DIY. Bago po kayo magmotor, check nyo po yung brake, gasolina nyo, yung mga ilaw, kung may ilaw, headlight, flasher, brake lamp. And of course, siyempre, huwag niyo pong kalimutan muna ang pinaka-importante sa lahat ay magdasal po muna kayo bago kayo pumunta o maglutbay kung saan po kayo pupunta na sa DIY. So sana huwag niyo rin pong kalimutan na i-check dito sa info cards ko yung iba mga ano po natin, sa unboxing, travel guide, ano pa ba, charity. Meron po tayong mga sa birds, mahilig rin po ako sa bird. O baka ano iniisip niyong bird? Ito sabihin yung mga animals, mga ka-DIY, ano po? Mga ka-DIY, buti ko palang makalimutan, no? Mas maganda, ipakita ko po sa inyo. I-try po natin doon sa motor ko. Okay? Tara guys! Tara mga ka-DIY, itabit na po natin. So ito po yung shop natin. Nandito po kami sa Pangasinan. Yan po yung shop. May car wash din po tayo. Dito po natin ikakabit sa Yamaha Muson. Make sure na tama yung terminal kung saan may kakabit yung positive at negative. Yan po ang una nyong titignan, mga ka-DIY. At make sure din, naingatan nyo rin po ito. Kaya hindi po pwedeng malaglag ito. Sa paglalagay sa battery po, ang inuuna po na ilagay is yung positive. Pag sa pagtatanggal naman po ng battery, ang inuuna po, yung ground muna ang tatanggal. Dito natin malalaman kung okay po yung nabili natin na mga na battery. Mga ka-DIY, malapit-lapit na. Higpitan nyo pong maigi ka-DIY yung pagkakabit nyo po ng terminal. Para po mas maganda po yung daloy ng kuryente niya. So, tingnan natin, check natin. So, wala pa dahil hindi pa po natin kakakabit lang po natin. So, tatry ko na pong panda rin, mga ka-DIY. Yan, lumilaw na po. So ngayon mga ka-DIY, nakikita nyo po dito sa battery indicator nyo, gauge panel. So charge na po, upandar na po natin. Yan. So wala pa pong day kasi hindi po pa po na i-ano ito na ilapan. Kumbaga wala pa pong isang araw na nag-consult nito. Battery na. So wala pa po, hindi po po nag-consult. So ito po, 13 volt. Pag rinipulsan po natin yan, dapat naanap po yan. Papatay natin sa DIY at titik natin kung kaya na niyang pandar ulit. Nag-battery po na siya. Pero umaangat po yung volt niya. Medyo po talaga kung kaginabit mo na yung battery, dapat umaangat po yung volt meter niya. Kasi yan po yung ibig sabihin na maganda po yung charging. Yan po. Pag pinatay po natin yan, bababa po yan. Kasi naman, papatay ko po yung motor. Ayan o. So bumababa po siya, mga ka-DIY. Ayan, hanggang mag 12.5 ganun. Pero pag nag 12 below po siya, dapat i-charge mo po. So ayan, na-prove po na po sa inyo na okay po yung nabili natin battery. Although hindi ko pa siya nagamit ng long ride. So at least napaandar naman niya yung Mio natin. So ngayon, nagpapasalamat po ako sa inyo at to God all be the glory, burn time sa inyo.